kumusta po kayo? Samahan niyo pong muli ako dito sa kusina ni Mami Choco. Ngayon po ay magluluto tayo ng pork ribs cassola. Ang unang step na gagawin natin ay imamarinate natin yung pork ribs. First, ikakat muna natin itong ribs. Pwede na natin ilagay yung soy sauce. Maglalagay din tayo ng ilang drops ng Leyenberin Worcestershire sauce. Isi-season din natin ng salt. Lalagyan din natin ng ground black pepper. Kakailanganin din natin ng lemon. Squeeze lang natin yung juice niya. Pwede rin kayong gumamit ng kalamansi juice kung walang lemon. Kakailanganin din natin ng sibuyas. Balatan muna natin siya. And lastly, ang kakailanganin pa natin sa marinade ay ang red bell pepper. Pero ang gagamitin lang natin ay kalahati ng red bell pepper. I-mix lang natin siya para mahalo mabuti yung mga ingredients. We need to marinate this overnight para mas maging malasa yung karne the next day na lulutuin na natin ang pork ribs. Na minarinate natin overnight. Kung wala po kayong enough time para ma-marinate ito overnight, let it sit in the fridge for 5 hours bago niyo po siya lutuin. Before we start to cook, ito pa po ang mga ingredients na kakailanganin natin. Butter, garlic, tomatoes and potatoes, paprika, at tomato sauce. Let's start cooking! Papainitin na natin ngayon ang ating wok. Lagay na natin itong butter. Pwede na natin isunod yung ating garlic. Hayaan lang po natin na matoast ng konti yung ating garlic. At this point, pwede na nating isunod yung ating tomatoes. Kung napansin nyo, hindi na ako gumamit ng onion. Kasi nung nag-marinate tayo, naglagay na tayo ng onion. Hayaan lang natin na maluto yung tomatoes natin. Kapag ganito na po ang itsura ng kamatis, pwede na nating ilagay yung ating inarinate na pork ribs. Sa medium heat yung ating stove. Ang gagawin po natin dito ay slow cooking lang para po manuot yung lasa ng mga seasoning ng pork ribs at maging malambot po yung ating ribs. Iko-cover po natin siya and let it simmer. Tapos mamaya po babalikan natin. After about 20 minutes of simmering, i-check po natin yung ating pork ribs.
approximately mga 1 teaspoon. Kung wala po kayong paprika, pwede rin na huwag nyo nang lagyan. Check po natin yung ribs. Kung malambot na siya. At this point, hindi pa po masyadong malambot. Dito po, pwede tayong mag-add ng 1/2 cup po ng water. Isabay na rin natin yung ating tomato sauce. I-mix lang natin siya. Takpan po rin natin siya and let it simmer hanggang sa lumambot po yung ribs. Kapag medyo malambot na po itong ribs, pwede na natin ilagay yung ating patatas. Haluin lang po natin. At this point, magdagdag po tayo ng konting tubig para lang magkaroon ng sauce yung ating pork rib cassola. I-cover uli natin to and let it simmer hanggang sa maluto. Ayan po, ready na ang ating pork ribs cassola. Pwede na po natin patayin ng stove. Ito na po ang finished product ng ating pork ribs cassola. Sana po ay magustuhan nyo. Don't forget to like, share, and subscribe. Huwag nyo rin kalimutang pindutin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Thank you for watching!